ang mga unang balita sa umagang ito. Pamunuan ng Navotas Fish Port, tiyak na walang palulusuting double dead na isda mula sa fish kill sa Batangas. Pagbibitiw ni Bureau of Corrections Director Ernesto Jokno, tinanggap ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero Jokno, posible raw italaga sa ibang posisyon? Presyo ng gasolina at diesel tumaas, pero presyo ng LPG in-roll back. Mahigit 336 million peso sa jackpot sa Grand Lotto 655, hindi pa rin napapanalunan. Sa paggunita ng Memorial Day, US President Barack Obama pinangunahan ng pag-alala sa mga sundalong nag-alay ng buhay para sa Amerika. Hip-hop star na si Sean Kingston, stable na ang kondisyon sa ospital matapos maaksidente sa pag-jet ski. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Pamunuan ng Navotas Fish Port, tiniyak na wala silang palulusting double dead na isda na galing Batangas. Apektado naman ang fish kill ang ilang trader ng isda, lalo na yung sa Batangas, kumukuha ng ibinebenta. Narito ang report ni Victoria Tulad. Kada araw, 10,000 banyera ng isda ang ibinabagsak sa Navotas Fish Port. Sa kabila ng fish kill sa Taal Lake sa Batangas, hindi raw nababahala ang mga nagbebenta rito dahil maliit na porsyento lang ng mga isda mula Batangas ang ibinabagsak dito. Pagtitiyak nga ng supervisor ng Navotas Fish Port na si Ching Pajarillo, hindi dinadala sa Navotas Fish Port ang mga double dead na isda. Wala naman dinadala rito na, ano, na yung mga fish kill, wala naman dating ngayon. Kasi yung mga dinadala bangus dito, yung ano eh, gagaling ng ano, galing Pangasinan, eh wala naman tayong fish kill doon. Gayunman, may ilan pa rin umaming naapektuhan sila ng fish kill. Tulad ng fish trader na si Donnie Antonio na sa Batangas daw kumukuha ng isda. Apektado po kami. Paano po kayo apektado? Kasi karami sa kliyente namin ay nasa Batangas eh. Na yung mga inaalaga nilang isda, nangyaring fish kill, nagkandalugi-lugi. So ngayon, halos di na sila para di makarecover eh. Ang mga ibinibentang isdang tabang ni Antonio ngayon, gaya ng bangus, bagsak presyo sa 45 pesos kada kilo. Habang ang tilapia ay nasa 65 pesos na lang kada kilo. Ngunit nananatiling kampante ang karamihan sa mga nagbebenta sa Navotas. Sa Laguna o Pangasinan daw kasi sila karaniwang kumukuha ng paninda. Habang sa mga palaisdaan naman sa Batangas, nagmumula ang mga nangamatay na isda. Sariwa po lahat ang isda dumarating dito. Nagagaling talaga sa Laot. Direktang dinadala dito sa fish port. Ang presyo ng isdang alat sa Navotas Fish Port gaya ng dalagang bukid, 1,200 pesos hanggang 2,000 pesos. Ang matambaka ay 1,000 pesos kada banyera. Ang galunggong ay 2,000 pesos hanggang 2,500 pesos kada banyera. Habang ang alumahan ay 2,700 hanggang 2,800 pesos. Paniguro naman ang pamunuan ng fish port at ng mga fish trader. Hindi sila magbebenta ng mga double dead na isda. Ito ang unang balita mula sa Navotas. Victoria Tulad, reporting. Patuloy namang pinepermisyo ng malawakang fish kill ang mga mangisda at dealer ng isda sa Talisay, Batangas. May live report si Rauna Crisostomo. Rauna. Rhea, umaaray na ang mga mangisda pati na rin ang mga nagbebenta ng isda mula sa lawa ng Taal dahil sa malawakang fish kill. Apektado na kasi ang kanilang kabuhayan. Maagang nagbagsak ng mga isdang bangus dito sa Talisay ang fish dealer na ito. Nilinaw nila mga sariwang harvest na isda raw ang kanilang nakuha. Di tulad ng napapabalitang mga double dead na isda. Marami pa naman daw kasi sa lawa ang mga isdang malinis. Kaya sana raw huwag matakot sa mga produkto mula sa lawa ng Taal. Ang produkto nga nila, di pa rin daw nila binababa ang presyo na nasa 95 pesos kada kilo. Baka kasi lalong matakot na bilhin ang kanilang isda kapag ibinaba ng gusto ang presyo. Ang mga double dead na isda kasi nasa 30 pesos na lang kung ibenta. Kahapon inabutan pa naming madali ang hinahango pa ang mga isdang nagsilutangan na para ibenta sa palengke. Dahilan ng mga mangingisda, bagong lutang pa lang ito at sariwa pa. Bagay na pinayagan naman ng lokal na pamahalaan. Bagamat magtatalaga pa rin daw sila ng checkpoints para mapigilan ang paglabas ng sa bayan ng mga isdang di dapat ibenta. Pero ang BFAR nagbabalang di na dapat ibenta pa ang mga isda lalo't
karaniwan sa umaga na lumulutang ang mga isda, pero gabi pa lang ay patay na ang mga ito. Maari kasi itong makadulot ng sakit. Tuloy naman ang pagbabaon ng halos 400 toneladang nangamatay na isda. Pero sa dami ng mga isda, di pa lahat nahahango at naililibing. Kaya't umaalingasaw pa rin ang nakakasukang amoy sa mga barangay na apektado ng fish kill. Hiling ng mga taga rito, ayuda sa pamahalaan. 2 hanggang 3 buwan pa raw kasi ang hinintay nila bago maibalik sa normal ang lagay ng Taalik. Rhea? Maraming salamat, Rauna Jesusomo, nag-uulat live mula sa Batangas. At kaunay po ng balitang yan, makasap po natin si Atty. Benjamin Tabios Jr., Assistant Director po for Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR. Atty. Tabios, good morning. Magandang umaga po, Boss Higan, at sa inyong mga... Higan na lang po, boss pa. Ano pong lumalabas na dahilan sa fish kill po sa Taal Lake? So, wala akong kinalaman dito itong nagiging problema ng Taal Volcano. Wala po yan. Wala yan. Base sa aming pag-aaral sa tubig na sampot na kinuha, kulang ng dissolved oxygen. 3.42 parts per million ang lumalabas na dissolved oxygen, samantalang ang kinakailangan is something like 9 parts per million. Kaya nagkaroon ng fish kill, kulang ng dissolved oxygen. Nawalan ng oxygen. Ang dahilan kasi, kung biglang umuulan ng madalas, yung malamig na tubig na galing sa ibabaw, pumunta sa ilalim. Mabigat yun eh. Tapos pinagpalit yun, yung mainit na tubig na mula sa ilalim, na walang oxygen. Umakyat yun. Walang dissolved oxygen. Umakyat yun. Yun ang nangyari. Anong tawag sa process na yun? Yung bababa yung malamig, aakit yung mataas? May tawag yung overturning ang tawag namin. Dun. Overturning. So, ang ang typical kasi, alam na ng mga taga Taal Lake yan, na meron sistema na minomonitor yung mga conditions ng mga lakes. Mm-hmm. So there are certain protocols that we suggest to the local government to do. In fact, that's already covered by a guidebook which we came out in 2008. Sinusunod na naman nila. Pero naabutan talaga ng balat sa... Tabuta sila lang itong ganitong sitwasyon, nagkaroon ng fish kill. Okay, may fish kill din daw sa Pangasinan? Meron ng balita na nakuha kami na may fish kill din sa Kasibutan Channel doon sa Bulinaw. Mm-hmm. Ano yan eh, madalas nangyayari dyan pagka nagbabago ang panahon. Ganon din ho yung dahilan? Ganon din, most likely is a dissolved oxygen issue. But okay. Kaya kami, no, sa... kami on our part, we always suggest na merong kinakompute dapat yung carrying capacity sa tubigan. So, ibig sabihin, hindi yung maiwasan to, Director? Pwede maiwasan yan, actually. Paano? Mabawasan mo yung stocking density mo. Kasi remember, for every volume of water, there's only a limited number of fish that you can put in place. Okay. And that is dictated by nature. So, ito ba mga fish? Sobra pa ng lagay ng isda. Mas delikadong magkaroon ng fish kill. So ito mga fish pen o fish cage ito? Fish pen or fish cage yan. Kasi confined sila in a limited nakakulong space. Nakakulong. So necessarily, since nakakulong yan, hindi sila natural na... Ang natural reaction kasi ng isda, pagka nababawasan ng oxygen, hahanap ka ng ibang tubig. Tama. Iikot lang yun eh. Kung nakakulong sila. Nakakulong, wala. Wala. Okay. Ito pinakamahalaga, yung mga manonood nating mamimili, yung report ni Rao na po sa amin, hinahango po at nilalagay sa yelo, pwede pa rin ibenta. Ano mo bang babala nyo dyan, Director Tabio? Unang-una, nagpapasalamat nga kami sa lahat ng mga LGUs na binabantayan nila ang kalusugan ng kanilang mga mamamayan. Opo. Magkaroon ng balita na may fish kill, automatic yan, naglalagay sila ng checkpoint. Oo. Pinagbabawal nila yung paghahango ng mga isda na nagmumula sa fish kill. Mm-hmm. Pero hindi naman ako pwede magsabi na wala, ano na 100% ano yan eh. Hindi nila mapipigil nila yung paghahango ng mga... Magpapalusot pa rin yung mga yan. Magpapalusot. Alam mo naman yung Pilipino, magpapalusot. Pero so far, so good. Pansinin mo, wala sa mga pang report. Kasi very active yung ating LGUs. At saka ako, sa totoo lang, ang pananaw ko sa mga tao nito, hindi nila gagawin yun. Mm-hmm. Okay. Hindi nila gagawin na ano kasi, siyempre, nakaka...